Guys, para po sa part 2 ng ating building our own cage, ipapakita ko sa inyo yung proseso ng paglalagay natin ng screen doon sa ating cage, and ipoprovide ko na rin po yung material cost, labor cost, yung total cost po natin sa pagbuo nitong ating cage. And hopefully guys, meron kayong matutunan sa video na to, para kung sakali man na mag-start na kayo, mag-put up na kayo ng sarili niyong quail farm or quail business, sabihin man natin na backyard farming or kung anumang klaseng farming, gusto niyo nang mag-start ng quail farm, meron na kayong idea kung magkano ba yung magagastos niyo at kung paano niyo ba uumpisahan yung pagbuo ng sarili niyong cage. So ito guys, ating cage ay metal cage, pero iba't iba po ang klase ng cage. Meron din pong mga gumagamit ng kahoy sa pagbuo ng sarili nilang cage. So depende po yun sa inyo guys, depende sa availability ng materials, and syempre depende po sa availability ng ating budget. So guys, makikita nyo, buo na yung framing ng ating mismong cage. So ang kulang na lang talaga dito yung ating screen. So wala pang screen. So makita nyo, ayun, nandun sa dulo, yun yung ikakabit natin. So bumili tayo ng 30 meters, mura lang nating nakuha. So pag nabalutan natin to, so ready na to. Nakahanda na rin naman yung ating patukaan. Kung nakita nyo sa ating video, gumawa tayo ng patukaan, and then yung sa likod, yung ating painuman. So naka-ready na din. Talagang inaantay na lang natin na mabalutan to ng screen, and then inaantay na lang natin na ma-load yung panibagong batch natin ng mga quails. So guys, itong ating quail cage, ito ay 10 feet by 2 feet. Yung loob yun, hindi kasama yung ating egg catcher. So, ang kayang capacity ng isang layer ng ating 2 feet by 10 feet ay 200 heads. So, maximum siya ng 200 heads. Pero, depende sa inyo kung gusto nyong bawasan ng konti para hindi crowded. Pero, talagang kaya niyang mag-load ang isang layer ng 200 heads. Kaya siya 5 layers. So, andun dun pa yung isa. And then, tatlong layer to, dalawang layer yon. So, collapsible yung ating cage. So, matatanggal mo yung last 2 layers sa taas para kapag naglinis or binuhat, hindi sobrang bigat. Yun din yung purpose nun. Merong mga collapsible na cages na per layer natatanggal. So, yung sa amin, itong sa akin na pinabuo natin kay Kuya Buboy natin, collapsible din, pero yung first 3 layers at saka last 2 layers lang yung matatanggal. So, yun nga, sabi ko sa inyo, ito ay 10 feet. And then, ang ating lapad is 2 feet. Okay? So, yung dimensions, guys, same lang to nung sa pinost kong video natin nung nakaraan, yung dimension ng quail cage. So, pwede nyong i-check yung mga videos natin. Isa yon sa mga halos mga naunang videos na ipinost natin, kasi nasa 6 important guides yon na ipinost ko para sa pag-start ng quail farming business. So, guys, ito yung ating 30 meters na plastic screen. So ang butas nito is 1/2 inch. So nabili natin to sa Manila. So isinip lang to via bus. So isinakay to sa bus. Shout out po kay Miss Carol Manalad. Thank you very much po sa pagpo-provide ng quality na screen para sa mga alaga nating pugo. So guys, ito gagamitin natin para sa pinakasahig ng ating quail cage, and then para sa sidings dun sa gilid, and then ito din ay para sa egg catcher. So yung para naman sa harap at sa likod ng ating cage ay iba ang sukat nun. Dapat ay 1 inch yung butas, kasi dun lulusot yung ulo ng ating mga pugo kapag sila itutuka, at syempre kapag sila iinom. So guys, importante na 1 inch yung butas, kasi pag hindi 1 inch yung butas ng harap at saka likod, hindi sila makakainom, hindi sila makakatuka, kasi hindi nila kayang ilusot yung mga ulo nila dun sa butas. So, ayun guys, ito nga yung ilalagay natin. So, itong 30 meters na to, as per estimated ko naman, nung chinag ko yung isang buong cage na 5 layers, nasa 15 meters lang naman yung ating magagamit. So, baka kalahati lang nito, or kung lumabis man, hindi tayo uubos siguro ng 20 meters. So, may matitira talaga dito. So, pwede natin itago ulit, and then kapag bumuo tayo ng cage, or kung ano man, pwede pa natin gamitin. So guys, etong ganito, kapag bumili kayo sa hardware, hindi ko naman sinasabing napakamahal, pero doble talaga yung presyo. So nag-check ako ng isang rollo ng 30 meters dito malapit sa amin, nasa 5,500 to 6,000 ang isang buong
30 meters. Kaya sobrang laking tipid ko. Yun nga lang, hinabol ko pa to guys kasi sinakay to sa bus. Hindi kami nagkaintindihan ng bus driver na kung saan ko siya pick upin. So hinabol ko yung bus para makuha ko pa rin yung ating order. Hello guys! Brand new day, brand new start na naman tayo. So ito na nga yung part 2 ng ating building our own cage. So syempre, start ko na abuksan itong screen na nabili natin. Worth 3,000 to guys. 30 meters siya. So alam ko na ang sukat ng ating cage is 10 feet. So sinukat ko lang kung hanggang saan yung 10 feet and then ginupit ko na kaagad. So guys, gumamit tayo ng gunting na matalas. Parang kaya niya ring gumupit dito ng yero, yung manipis na yero. So after ko siya guys gayatin, sinukat ko tong cage. Chinek ko nga kung ilan ba yung haba na kailangan ko para mailagay dito sa ating sahig ng ating cage. So guys, nasukat ko siya na 3 feet yung dapat na mailalagay nating screen para sa sahig kasama na yung ating egg catcher doon kasi 2 feet yung ating pinakaloob ng ating cage and then 1 foot naman yung ating egg catcher. So guys, after ko siyang magayat, inilagay ko na rin kaagad itong ating screen. So ifinit ko siya doon, i-check ko kung tama ba yung sukat, tama ba yung gayat ko. So guys, itinupi ko siya sa gitna para mailagay ko or maipas ko itong ating screen kasi medyo mahirap sumasabit kasi yung dulo ng screen natin sa mga bakal ng ating cage. So ayan nga guys, medyo nag-struggle ako sa pagpapasok ng ating screen. Pero syempre, definitely guys, naipasok naman natin lahat. So ayan nga guys, so iniisip ko kung paano ko palulusutin itong screen na to papunta doon sa ating egg catcher. Kasi nga, ang problema ko is yung egg catcher natin may support. So medyo nilagyan natin ng bakal din galing sa base ng ating egg catcher at saka dun sa ibabaw. So naharangan ngayon, so hindi natin pwedeng ilusot ng diretso yung screen ng ating egg catcher. So okay, ang ginawa ko guys ay ginupit ko na lang. So itinira ko yung 2 feet para dun sa sahig ng ating egg catcher and syempre nung nagupit ko, inalis ko na rin itong natirang 1 foot para naman sa ating egg catcher. So guys, after kong magupit, so i-check ko, okay naman talaga yung 2 feet. Saktong-sakto talaga dun sa loob ng ating cage. So ang ginawa ko guys ay gumupit ulit ako, sumukat ulit ako ng panibagong 10 feet na screen. So ito nga, after ko siyang masukat, so ibinase ko na lang dun sa unang pinutol ko kaya hindi na ako gumamit ng metro kasi sure ako na yung unang putol ko is 10 feet. So after nun guys, sinukat po yung gitna para makuha natin yung gitna ng ating 4 feet kasi 4 feet ang lapad guys ng ating screen. So 2 feet yung kailangan natin. So guys, kung ayaw nyo naman mag-metro, pwedeng itupin nyo na lang siya sa gitna at sigurado naman makukuha nyo na yung 2 feet kasi 4 feet naman yung screen na nabili ko. So ayun nga guys, after ko siyang magupit, inilagay ko na, makikita nyo, inilagay ko na yung ating 2 feet by 10 feet na screen dun sa loob ng ating cage kasi nga sure na ako na kasyang-kasya na. So guys, ganyan lang naman ang paglalagay ng screen natin. Sa totoo lang, hindi siya madali pero hindi din naman ganun kahirap. Kung talagang gusto mo siyang gawin, sabi nga, kung talagang gusto mong gawin, magagawa mo. So guys, sneak cure ko lang yung bawat edges ng ating screen sa ating bakal. Nilagyan lang natin siya ng cable tie. So guys, yung cable tie natin, dito sa amin, nabili ko siya 100 piraso ang isang pack, 25 pesos lang. So ang haba ng ating cable tie na yun ay 3 inches. So hindi naman kailangan guys sa sobrang haba ng cable tie. Kasi nga, maliit lang naman yung bakal. So 10mm lang at saka 9mm lang yung bakal na pag-iikutan nung ating cable tie. And guys, eto kung makapapansin nyo, dahil hinati ko nga, so kailangan individual kung ilalagay ngayon yung screen naman para dun sa ating egg catcher. So mas dumami yung cable tie na gagamitin natin kasi nga bawat dulo at syempre gusto ko secure yung ating egg catcher kasi ito na nga yung magiging final result
ng production mo. So dapat maingatan mo yung mga itlog, hindi babagsak, hindi mahuhulog dyan sa iyong egg catcher. So dinamihan ko talaga guys yung cable tie, kung mapapansin nyo, secure na secure yan. Kasi ang gusto ko rin, hatak na hatak itong ating screen doon papunta sa ating bakal. Kasi guys, ayoko nung nakalubog. Kasi yung mga cage namin dito, nakalubog yung ating egg catcher, yung pagkakalagay ng screen. So naiipon lang yung itlog doon sa gitna kung saan nakalubog yung ano, yung screen. So ang ginawa ko, hinata ko para at least yung buong egg catcher natin eh malalagyan ng itlog. Ayan guys, i-secure nyo guys palagi yung inyong mga egg catcher. Kasi kapag hindi maayos yung pagkakalagay ng mga egg catcher nyo, tendency niyan guys, baka hindi natin masasabi, baka bumigay kung konti lang yung cable tie, lalo na hindi din naman magaan ng itlog. Lalo na kapag ito, kagaya nitong layer na to, nasa mag-average ng 180 to 190 or 200 eggs kung talagang nasa 100% production ka. So mabigat yan. So ang goal is ma-secure mo yung iyong egg catcher para secure lagi yung mga itlog na gugulong at pupunta dyan sa iyong egg catcher. So guys, ang paglalagay ng cable tie, mas madali kesa sa tahiin natin. Kasi merong gumagawa guys, tinatahi nila ng tansi. So iniikot-ikot lang nila yung tansi dyan sa bakal at saka dyan sa screen. Eh, medyo para sa akin mas time consuming yun. And hindi mo mahatak maayos ng maayos itong screen. So mapapansin nyo guys, firm na firm yung pagkakalagay, dinamihan talaga. And guys, gusto ko kasi, syempre sarili mong cage to. So alam mo dapat na maganda din yung kalalabasan, maganda din yung magiging resulta nung sarili mong cage. Sa totoo guys, medyo nakakapagod at saka nakakainip rin na maglagay ng cable tie sa ganitong ang proseso ng paggawa ng ating cage. Pero talagang magiging worth it naman to kapag nagpo-produce na ng itlog. So guys, ayan. So yung ilalim naman, sneaker ko na rin. Nalagyan ko ng cable tie yung bawat edges. And kung makikita nyo guys, ang ating Kuya Buboy tumulong na sa atin. So siya yung nagugupit ngayon ng ating screen. So mas bumilis yung trabaho namin kasi kanina ako yung nagugupit lang. So ngayon siya na, kung makapapansin nyo, siya na yung nagugupit. So itong ginugupit niyang ito is 1 foot ang sukat by 10 feet. So yun guys, para na yun sa ating egg catcher. So ang goal namin is matapos muna sana itong first 3 layers ng ating collapsible cage para makapag-umpisa na rin tayo at matapos natin sana within the day. Kasi ang goal natin is matapos na natin within the day itong ating cage. And guys, medyo na-move. Dapat today yung deliver ng ating RTL, yung ating ready to lay, eh na-move siya ng 24. So naging August 24 na yung delivery, which is nakabay kami ng oras para tapusin pa kasi since meron pa akong full-time work, meron mga araw na hindi ako makakagawa dito sa ating cage. So nakatulong talaga na na-adjust yung oras ng ating delivery. So hopefully guys, ma-deliver na siya sa 24 and ma-load na natin ng bagong RTL, itong ang ating bagong cage. So guys, makapansin nyo, nakakangalay talaga. So naglagay na ako ng tsinela sa aking paa. And guys, huwag nyo kakalimutan yung gilid ng ating egg catcher. Kasi guys, meron akong ginawa before na cage na hindi ko nilagyan ng harang itong gilid na to. So nahuhulog dito yung mga itlog. So guys, pag nabasag yung mga itlog, syempre loss natin yun as part ng ating production. So dapat i-secure natin palagi yung mga itlog. So guys, ito yung itsura kapag pinatong na natin yung collapsible cage natin. So medyo patapos na kami dito sa baba. And then sinubukan namin ipatong itong taas para makita namin kung okay ba siya, kung fit. So first time lang namin din nilagay ito dito since nang binuuto. Pero tingin ko naman talagang okay na okay. Mukha siyang mataas, pero ang tutusin hindi. Kasi kung sa level ko, abot na abot pa magpatuka dito. And kung mapapansin nyo, abot na abot pa magpatuka. And saktong-sakto lang. Kung medyo malit nga lang yung magpapatuka or mag-harvest ng itlog, medyo titiad siguro. Pero okay na okay pa naman. Sobrang swabe niya. So start na rin namin na lagyan itong part na to para may pasok na rin to doon kapag natapos namin. So guys, ito yung binili namin na 1-inch na screen para sa harap doon sa patukaan at painuman ng pugo.
So guys, worth it yung pagod. Ito na yung itsura ngayon ng ating cage. So guys, nilagyan ko siya ng harang dyan para ma-divide natin, para saktong hindi magtatakbuhan yung pugo sa loob ng ating 10 feet na screen. So guys, eto na. Hi, hello guys! So as you can see naman, halos tapos na. So meron na lang mga kulang na cable tie kasi hindi sumapat yung nabili natin. Pero overall, nasa 98% completion na to. So ang kulang na lang dito yung ating hard deflex. Ano? Siguro bago siya ipasok doon, bubuin na yung hard deflex. So i-discuss ko na guys kung magkano ba yung presyo, yung expense namin dito. So may dala pa akong kodigo kasi hindi ko talaga masasaulo lahat. So all in all, dun sa bakal pa lang, gumastos na tayo ng 4,670 para dun sa bakal. Siyempre, para mapagdikit-dikit natin to, bumili tayo ng welding rod. So isang box na yung nabili natin, hindi naman lahat naubos. Nasa 280 pesos yung isang box ng E6013 na welding rod. And then yung hinilagay natin na pinaka-support, yung steel matting natin, gumastos tayo ng 2,600 para sa steel matting. And then yung ating screen na 1/2, itong nakasahig, ito ay 3,000. So kasama na yung shipping fee nun na binili natin sa Manila. Pero ang maganda dun guys, hindi natin nagamit lahat yung buong 30 meters. So roughly nasa 15 to 18 meters lang yung nagamit natin na screen. So halos kalahati pa yung natira. Pero syempre, binili natin yun para dito buuin. So in-expense na natin lahat yung 3,000. So 3,000 para dun sa screen natin na 1/2. And then yung screen naman natin, ito nasa harap na to, kaya nasa likod, ito ay 1 inch yung butas. So ito naman, nakabili tayo ng 4 meters nito, nagkasya naman yung 4 meters, 205 pesos per meter, so 820 pesos para dito sa screen na to. And then syempre, yung mga cable tie, ayan, so maliit lang yung cable tie na bili natin, nakagamit tayo ng worth 300 pesos para sa cable tie. And then yung pintura, pininturahan din to. So nakagastos tayo ng 220 pesos. Okay? So in total guys, yun ay 11,590. Okay? So hindi pa kasama yung ating sahig kasi depende sa inyo kung anong ilalagay nyo na sahig para sa sahodan ng ipot. Pero sabihin na natin na nasa 2,500 din yun. Pero hindi pa natin yun i-expense ngayon kasi hindi pa naman natin nabibili. And syempre, bumayad tayo sa labor natin para ma-welding to ng 2,000. Okay? So, 11,590 para sa lahat ng materials na nakikita nyo ngayon. And then, 2,000 para sa labor. Presyo yon guys, na magbayaw. Syempre, hindi parehas yan sa iba't ibang magwe-welding. Depende yan sa rate ng nagwe-welding sa inyo. At kung gano'n niya katagal or gano'n niya kabilis mabubuo. Pero sa akin, 2,000 lang yung binayad ko kasi nga, presyong bayaw natin si Kuya Buboy. Okay? So in total guys, 13,590 yung total expense natin dito. So kapag bumili kayo ng brand new cage, ang price range ng cages ay nasa 20 to 30,000. Depende pa yon guys sa depende yon sa kung paano ang painuman or yung patukaan. So babago yung presyo depende sa mga materials na ginagamit. So sa akin, ito nga, 13,590 ang ating nagastos. Okay? So kasama na dyan guys yung ating painuman at patukaan. Kasama na yung PVC natin at saka yung bakal natin na patukaan. Kasama na rin yun. Okay? So hopefully guys, may natutunan kayo sa video natin na to. And hopefully, isishare nyo, ilalike nyo yung ating video. At kung kinakailangan nyo pa ng tulong sa pagbuo ng sarili nyong cage, don't hesitate guys na mag-PM sa akin or mag-comment kayo sa ating mga videos para ma-replyan ko kayo. At syempre matugunan natin kung ano yung questions na kailangan na matugunan.